Yung nasa skyway po ba tayo? Ay, ako na to. Pabigutan na pala tayo. Exit Bigutan eh. Tama nga yung music na. Para makapagkwentuhan naman lang tayo. Good morning. This is a very beautiful morning. Saturday morning. On KZYU. Ano bang istasyon na radyo? Wala naman ganun eh. And this is your host, Mylon ngayon. You know, pogi. Mas pogi ka dyan yung pag naka-face mask. Ano? Huwag ka nang mag-aalis ng face mask kaya matutulog ka. Maganda na ang Pilipinas. Akalaan nyo pa. Mga nandyan sa abroad. Akalaan nyo. O, tinan nyo. May Eagle Cement dyan. Maganda siguro palagay ng billboard dito. Ang laki ng itinaas na rating ni Sal Panelo eh. So, taas pa kayo noon eh. Oo, ang bihirang pati sino. Kung ako eh magpapayo kay Attorney Sal Panelo, sabihin ko sa kanya, kwan lang eh, magpahinga muna ng mag-relax, chill-chill lang. Huwag niyo masyadong iniintindi itong mga kampa-kampanya na ito. Papagod lang siya. Nailagay yung mga. Lagay yan. Good morning. Good morning po. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yun. Airpods na ako. Ito, tinan nyo. Medyo, ang mahal pala ng billboard, John. Yung kon lang, ito, mayroong billboard dito. Lacson Soto. Ayan yung kanan, Lacson Soto. Tapos yung kaliwa, ayun, si JB. Ang kagandaan naman sa maybe, si Bossing ba tatakbo? Ah, hindi pala, wala pala to. Iba na pala tong, iba na. O, tapos ito pa, si Manny Pacquiao. Sa bandang gilid, Tapos, yon. Ito si Bongbong Marcos. Sama-sama tayo, Pilipino. Ganun, parang ang ginaya DCRH, ano? Sino yan? Saan? Ito. Walang bayad ang prangkisa. O yan, si Lolo Art. No? Art to God. Eh. Oy, good morning, Seg Art. Oh, si Ping. Ang dahil si... Good morning po sa inyo. Lamig dito sa... Sa... Ano bang temperature natin dyan? 20 ano? Hindi, doon sa itong sasakyan. Hindi mo nakikita. Wala pala itong sasakyan. Hindi alam yung temperature. Mahina pala. Good morning po sa inyo. Ito po si Katonying, bagong gupit. Tanya naman, ha? Bagong gupit. Di ba kayo naniligbago? Alright, thank you po sa nagpadala ng stars. Uy, may nanonood sa atin from Scotland, si Vivian McAllister. Ayan. Thank you. At meron din nanonood sa atin from California. From Israel, Harumi. Oh, thank you Wilson Espiritu sa inyo pong star na pinapala sa amin. Malaking bagay po ito sa mga gipit na katulad. Yeah. Kami po ni Bailon ngayon ay magtutungo dyan sa Tagaytay para naman lumamig-lamig ng konti. Yan, no? Mainit sa Manila eh. Mainit ang mga ang panahon at ang balitaktakan. Pero pagka umaga dyan, malamig na, no? Mahangin, yan. Ito. Pakita ko sa inyo. Naaaliw lang ako dito sa... Oy, Don Olgado, thank you. Naaaliw lang ako dito. Tino,
Kita nyo, si Sal Panelo. Panalo tayo. May pag may pagbabago. Puro na lang kayo pagbabago. Anong nais mo sa 2022? Ikaw nais ko. Si Isko naman yan. Magagaling din yung mga ako natin. Eh. Si Cleopa Rapisura, thank you. Nanette Abogado Marquez, thank you po sa stars. Nakakaaliw itong mga nag-iisip para sa mga politiko. Eh. Alam, hindi niya ba napapansin? Lahat na lang ng... Well, hindi naman siguro lahat. Halos lahat. Pagka tinanong mo, ano po ba ang nais niyo? Ba't niyo pag gustong tumakbo? Gusto kong magkaroon ng pagbabago. Eh, hindi ba parte na kayo ng gobyerno ngayon? Ba't pa ng pagbabago pa ang sinasabi niyo? Babaguhin niyo yung gobyerno na yung style ng gobyerno kung saan kayo kabilang. Naglululo ko niyo yata kami. Uy, magandang umaga po sa mga taga Sacramento, California. Yeah. Anyway, yun, skyway ba to? Parang EDSA yata ito. Ba't biglang naging matraffic? No? No, anong malyari, habi? Oh. Sabihin ko pa namang ang bilis-bilis ng biyahe natin, biglang naging matraffic dito sa party na to. Oo nga, uso mga motor kid. Ay, mga taga Hong Kong, kumusta po kayo? Isabel. Taga Nueva Ecija. Anyway, sa mga taga Japan, ayan, thank you po. Si Renaline Francia, thank you po. Thank you. Anyway. Pupunta kami ni Bailon ngayon sa Tagaytay. At nang makahigop naman ng mainit na sabaw ng bulalo. Ano? Mainit na sabaw ng bulalo. Ang temperatura daw sa Tagaytay ngayon ay 22 degrees Celsius. Ano sabihin? Ano? Malamig na eh. Pagka naman, nag-aircon ka. Nag-aircon ka, no? Yung 22, ang lamig na. Magkukumot ka na doon. Diba? Pagka kung na-maintain mo yung 22, ano, lalo na kung hindi pa naman matindi sikat ng araw, o 22, ayos lang yun. O kaya, o si Vince Vaughn, nanonood sa atin from Bermuda, si Marife sa Hong Kong, Manong Tunying, sa'yo. Thank you po sa mga nagpapadala ng stars. Apo. Saan pa ba tayo hihigop ng masarap na sabaw ng bulalo, Baylon, ngayon? Kundi sa Katunying. So, yung mga paakyat ng Tagaytay dyan, ha? Pagka hindi pa kayo nakapagdidesisyon kung saan kayo kakain, mag-aalmusal. Almusal, doon kami mag-aalmusal ni Baylon ngayon. Magkikita po tayo doon. Pag may dala kayong konting pera, alam nyo na gagawin nyo. Doon sa Katunying, Tagaytay. Sa tapat lang po ng SMDC. Yung SM, ano nga tawag ito? Wind Residences. Uy, eto, meron pa isang billboard. Ha? Laki, oh. Si Manny. Pero ba't mo siya naglagay ng billboard, ano? Hindi, pero kwanto. Naka-southbound tayo, tapos nasa gawing kaliwa. Tapos mababa na itong lugar. Eh, medyo naisahan yata siya nung nag-ahente doon. Ano? Nakikiti mo si Manny, malayo. Hindi po siya, dapat ba nakikialam tayo? Gusto na gusto. May kausap po kahapon tungkol sa billboard. Alam ba, dito sa may, alam niyo yung viaduct sa may Pampanga, yung boundary ng Pampanga at saka Bulacan? Yung Maragol na... ang presyo pala doon, John, isang buwan ng sa isang billboard. Kaya yung beauty derm, ang mahal pala ng binabayaran noon, 120,000 per month. Sus Mariano kain do. Baka mahal pala ng billboard. E, buti na lang at may billboard kami ni Kumbachero dyan sa may kainta. Dinaan lang namin siyang ngiti. Si
Ninang Melinda siya at saka si Ninong Eddie siya. Halip po kayo, kain po tayo sa Tagaytay. Ayan. Sa si Perez de Leon na nanonood sa atin from Connecticut, si Jobal Balones mula sa Dunin, Ireland. Ayan, lahat kayo. Marina Minorca, thank you po sa inyong pakikinig sa panonood sa amin. Lalaki ng mga balita ngayon, ano? Alimbawa, ang latest po, ano? Ewan ko lang kung nabalitaan nyo, ni-request po ng ating DFA sa International Criminal Court na suspendihin ang pagsisiyasat o investigasyon sa Pilipinas kaugnay ng mga killing-killing na to, extrajudicial killings. At sumagot po ang Office of the Special Prosecutor ng ICC ano? Sa isang dokumentong may petsang November 18, eh, pinagbigyan po nila ang request ng Philippine government at suspended po ngayon ang investigation sa ICC ng ICC sa Pilipinas kaugnay po ng mga extrajudicial killing na yan, no? So yun, that's one breaking news, ano, sa mga hindi pa nakakaalam. Eh ba't ba, ano ba ang importansya niyan? Alam po naman ninyo, sa aminin naman at sa hindi. At kahit na yung mga diehard, yung mga DDS, eh, sabihin nila na wala, hindi namin iniintindihan. Pero sa totoo lang po, medyo seryoso po itong investigasyon ng ICC, lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi meron na pong president yan, eh. Ibig sabihin, yung may mga nauna ng mga leader sa ibang panig ng mundo na nasa ilalim po sa ganyang klaseng investigasyon at nasintensyahan, alam nyo na. Yun po yung isa. Di ba yung pagtakbo ng Pangulo sa noong pumuporma ng Vice President, tapos kung bakit ayaw niyang iba, yun yung ito, mga analysis to, ha? Kung bakit ayaw niyang iba ang maluklok dyan. Ibig sabihin, gusto niya kakampi niya. Eh, dahil sa kailangan nila ng medyo tukod sa Pangulo pagdating sa pagtapos na yung kanyang term. Oh, alam niyo na, ibig sabihin. Teka muna, papakita muna natin. Ayan, kita niyo, oh. Traffic dito sa South Luzon Expressway. Well, moving naman. Marami lang sasakyan. Volume dyan, no? Para na siyang pre-pandemic situation, eh. Baka kaya meron yung mga caravan-caravan, ano? Ang aga nyo naman mag-caravan, mamaya na at nang makauwi muna kami. Makaakit muna kami sa Tagaytay. So, yun po yung isang balita. Baka lang interesado kayo, ha? Excuse me. Pinapaliwanag kasi John John ng Philippine government na hindi kayo dapat makialam sa panloob naming problema. Dahil meron namang mekanismo ng judicial system dito sa Pilipinas. Merong husgado, may piskal, 'di ba? May investigasyon, may mga ganun. Eh, but of course, alam niyo naman, may mga tao na pasensya na, pero may mga tao na tuwan-tuwa kapag ang Pilipinas ay nabibilad sa kahihiyan sa ibang bansa. Ewan ko kung totoong Pilipino yung mga iyon. Okay, number two na balita. Nakahanda daw po itong si Pastor Apollo Quibuloy na harapin ang mga kasong isinampa sa kanya diyan sa amin sa Amerika. Kung inyo pong matatandaan, ito pong si Pastor Quibuloy at ilang kasama, eh, sinampahan po ng isang karimari-marim na kaso dyan po sa Los Angeles, California. Ang kaso po ay sex trafficking. Sus, Mariano Kaindo. Ayon po sa aligasyon, ano,
na nakakuha naman po ng probable cause ang piskalya, kaya po indicted po sila. Ano? Eh, nagre-recruit daw po ng mga kabataang babae na 12 anyos hanggang 25 anyos. Ito pong grupo ni Pastor Kibuloy at ginagawa daw po mga assistants, ano? O ang tawag nila, pastorals. At pagkatapos, meron daw pong duty. Ang duty, isa daw po sa mga duty, eh, makipagtalik kay Pastor Kibuloy, Sus Mariano Kaindo. Yun po eh, kung na nakalagay po yun sa more than 70 pages na indictment, no? Matindi. Mabigat po yung allegation na yun, ha? at kung daw po, kapag kada po hindi pumayag, yun parang lima yata dun sa mga babae, eh, minor de edad, yung nagbigay ng testimonya nila. Eh, ang kanila pong kwento, pag kada po hindi pumayag, makipagtalik, eh, binabantaan na sila eh, mapupunta sa impyerno. No? Hindi, no? Again, ulitin natin, ito po yung allegation lamang. Ano? Allegation pa lamang. Kasi hindi pa naman napapatunayang guilty yan eh. No? Yeah, gusto lang natin klaruhin. Pagkatapos, pagka daw po, bukod dun sa binabantaan na mapupunta sa impyerno, eh, kung daw sinasaktan pa. Pagka hindi pumain. Grabe, alam nyo, para siyang, kung eh, para siyang yung mga napapanood natin lang na mga pelikula, ano? Yung pagkakakwento. Eh kung yung matatandaan, ito po hindi naman bagong kaso eh. Meron nga pong kaso pa dati, mga 3 years ago, may nakuhang pera doon sa isang grupo nila Pastor Kibuloy. Diyan din sa Amerika, sa Hawaii yata yun. Ano? Tapos, nakalusot doon si Pastor Kibuloy, alam mo kung bakit yun? Inamin ng mga kasama niya, inako ng mga kasama niya yung kasalanan, yung mga kami lang yan, parang ganun, ano? Tapos, ito pa, ito yung kasunod, kabuntot na kaso nito. Ano? Alam nyo, kung isang kwento lang ang maririnig nyo, baka masukulam kayo kay Pastor Ibuloy. Isipin nyo, sino ba naman nasa katinuan ng pag-iisip ang gagawa nun? Ano? Mag-re-recruit ka ng mga kababaihan, mga batang babae, tapos parte ng trabaho nila, makipagtalik doon sa pinuno, eh, masama po yun. But, kailangan marinig natin yung panig nila doon. Ano? Baka naman yun ay mga kwento lamang, ano? Na hinabing kwento lang. Pwede po kasi yan, eh. Ano? And in fact, mukhang isa po sa mga defense, depensa, nitong si, yung grupo ni Pastor Ebol, eh, merong kalaban sa reliyon na nasa likod nito. Parang ganun po ang gusto nila. But of course, that will be part of their defense. Eh, pwede po nilang sabihin yun pagka nandun na po sa husgado. But moving forward, kahapon, na-interview namin itong si Chief State Counsel George Orta ng Department of Justice. Sila po ang nangangasiwa sa mga extradition eh, no? Yung extradition. Pagka, eh, dahil criminal case po ito, mapupunta na po sa Osgado sa Amerika, ang gagawin po ng Amerika dyan, dahil nandito sa Pilipinas si Pastor Kibuloy, i-re-request na i-extradite
ito pong si Pastor Kimbuloy, papunta sa Amerika para harapin niya yung kaso. Pero mahabang proseso po pala yan. Gayunpaman, depende sa husgado dito sa atin, pagka ni-request ng Amerika na i-extradite si Pastor Kimbuloy, ayon po sa proseso na ikinwento sa atin ng DOJ, maaaring hilingin ng Amerika na ikulong itong si Pastor Kimbuloy, non-bailable pala yan, kung, well, depende dun sa nga judge, ano? Ikulong habang nasa proseso ng extradition. Naku po. Matindi pala yung issue na yan. Uy, si Nanay Lenny, oh. Oh, Nanay Lenny. Oh, meron din palang billboard si Nanay Lenny dito sa kasama si... Oh, wag na nga, masasabi ko ba yung pangalan, oh. Yun, ano yung message? Ano yung tanong nito? Pakata. Ayan. So, yun po yung mahaba-haba pa po yung proseso na yan. Pero depende kung matindi ang pressure ng US government dyan. Aba. Ewan ko kung ano mangyayari kay Pastor Kimbuloy. Alam niyo naman si Pastor Kimbuloy, tropa pips ni Presidente Duterte yan. At hindi naman nakatago yun. Open po yun. Ano? Yun po yung isa. So, meron na akong dalawang balita sa inyo. Oh, okay na. Uwi na. Alam niya, sakalam kayo sa akin. Ano? Nawalan tayo ng signal. Hindi rin naman pwede sabihin ni Pastor Kimbuloy na inaapi siya dito. Ano, ano ba? May political pressure. Kasi paano mo naman sasabihin na politika siya sa kaso, criminal case. Eh. Hmm? Kung pa naman yan, ang sa US ngayon dyan, ang daming kahit mga lumang kaso na. Kahit mga lumang kaso na. Halimbawa, ito ha, open po ito ha, hindi po ako nag-invento. Ang daming mga pare ngayon sa Amerika ang indicted at ang totoo nun, may hingi pa nga ng tawad ang Roma dahil sa mga kaso ng pang-aabuso ng ilang mga, sa Amerika po ito, ng ilang mga paring Katoliko dyan sa Amerika na ang biktima ng mga batang mga lalaki na iba mga batang lalaki. Kaya nga nag-apologize pa si Conjan eh. Si Pope Francis. 'Di ba? Yun po. Okay. So yun po 'yan ha. Grabe. Ito na, nata-traffic na kami. Akala ko maaga tayo mapag-almusal. Alas 8 na dyan, ha? Ito si Alan Regio. Umuwi ka na, bayad ka na yata. Ito mga... Natatawa ako dun sa mga iba nating mga sa bagay hindi naman katakataka. Natatawa lang ako na may halimbawa, mayroong komentaryo na pabor sa isang mukhang inclined pabor sa isang particular na grupo kaya kandidato. Asa bayad ka nung kandidato na 'yon. Ano, ganun, binayaran ka. Oh, bayad ka na eh. Nako, dali-dali sabihin niya. Ano, di ba maganda yung ganun. Tapos, paano kaya kung sabihin ko, napakagaling ito si Lenny Robredo, VP Len. Ito talagang walang mali ito. Pagka naging presidente ng Pilipinas si VP Lenny Robredo, as in,
wala na kayong makikitang mahirap sa kalsada, mga batang namamalimos. Wala na po kayong makikitang pumipila sa ayuda. Pagka po naging Pangulo si VP Leni Robredo, wala nang magiging problema ang mga bata natin, mga anak natin sa pag-aaral. Mga walang trabaho ngayon, magkakatrabaho. Si VP Leni Robredo, mawawala na po ng traffic. Pagka siya po ang naging Pangulo, mawawala na po ng traffic. Hindi na po kayo makakaranas ng hirap nyo sa pagsakay. Dahil lahat po kayo ay magiging baginhawa na po para kayo na. Baka sabihin kong ganun. Narinig ni mga maka BBM o kaya maka Ping Lakson no? O kaya maka Isko. Sabihin ba niyo, bayad ka ni Leni Robredo. Kayo, kayo, binibigyan ko na nga kayo ng libreng kwentuhan. Ayan. Ayan. Anyway, bago lang natin iwanan yung kaso ni Pastor Kibuloy, bigyan natin siya ng chance ang makasagot. Karimari-marim po yung alegasyon sa kanya. Kung totoo po yun, mukhang siya dapat na dalhin sa impyerno, ano? Ano? Kung totoo yun. Kahapon nga lang, meron akong nakausap . Dahil minsan, mainit ang ulo nitong kausap ko . Pag nakita daw niya si Pastor Kibuloy . Sabi ko, huwag ka naman masyadong hot. Ikaw, John John, huwag ka masyadong hot. Ay! Sabi ko si John John. Huwag muna. Alam mo, yun nga tayo . Hindi tayo pwedeng magpasya. Ayon lang sa isang kwento. Kaya nga merong judicial process . Diba? Yun lang po yun. Yan. Anyway. Latest, Marites. Naging Marites na tuloy ako . Pero pagka naman Marites, huliin ka John John ngayon dyan. Ayan o, huliin ka dyan o. Ay, hindi ka hinuhuli. Kala ko huliin ka. Pagka pala, John, ngayon ko lang naintindihan, yung palang Marites, Mari, ano, Leites, ganun pala yun. Hindi, akala ko naman kung sino si Marites na, biram pati sa'yo. Pero, so, not necessarily chismis, ano? Ano ang latest? Ito, latest na may sinasabi ko sa inyo. Papunta na, uy, dito na kami sa, ano tayo dito? Mamplasan, exit. Mamplasan. Pagka po kayo dumadaan sa expressway, at may RFID naman kayo, magkuhan na kayo, magpakarga na kayo online, magpa-load na kayo kaysa nagkaka-traffic-traffic pa tayo dito, katulad ng isang kakilala ko. Ito na. Naglabas po ng mainit-init pa kahapon . Na, ngayon, malamig na siguro yun. Ano? Na survey itong publikus John John, just for disclosure, sabi nga, pero hindi ako may-ari, ito po ay ang pinakapinuno po nito ay si Professor Malutikia. Si Professor Malutikia po ay ang pinakahuling pwestong hinawakan niya ay siya po ay naging presidente ng Universidad de Manila. Sa madaling salita, kay Isko siya. Ano? Pero nung pong Agosto, nag-resign siya kay Isko. May mga sinasabi siyang hindi maganda dun sa pangangasiwa ni Isko. So, yun yun. And previous to that, siya po ay consultant din ng iba pang mga politiko, yung iba national, iba local. So may consultancy po talaga.
Ngayon, nag-survey po sila last, nagsasurvey naman sila lagi. Hindi lang po sila, hindi lang po SWS sa Pulse Asia nag-survey. Itong Publicus, medyo maganda rin po yung methodology nila. At sa ibang pagkakataon, di-discuss po natin. Nag-survey po sila November 16 to 18. Grabe. Kauna-unahan po ito, sabi ni Ms. Malutegia, na meron pong isang presidential candidate o aspirant na nakakuha ng majority rating. May andami nilang kandidato, majority rating. Si Bongbong Marcos po ay may 56.7%. Napakataas. Tumaas po siya ng average ng mga 7% mula dun sa pinakahuling survey nung September. Nung September kasi yun, ang survey niya ay 49%. No, 49%. At si Nanay Lenny ay 23 yata. Ano? 21 o 23. Ngayon, ito pong survey na to, na bago, 56.7% Baylon ngayon. Napakataas. At sa lahat ng mga regions, na malalaking regions na pinili, may NCR, North Central Luzon, tapos Southern Luzon, Visayas, Mindanao, except for Southern Luzon na may 46% siya, lahat lampas ng 50%. Yung North Central Luzon, 60% Baylon ngayon. Grabe. Tapos, 70% sa Mindanao. So, kaya, kung ako man yung kalaban ni Bongbong Marcos, lahat ay gagawin ko para tibagin ito. Eh. Kasi, imbis na bumaba, tumataas eh. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, hindi ko nga alam bakit na sikat to eh. Yeah, yun, ewan ko lang ha. Kung ang pambabato ba ng putik kay BBM is a good strategy. Kasi parang lalong umaangat eh. No? Parang lalong umaangat. Kasi ang iniisip ng iba dyan, diba, ang pick ni Jojo Binay noong 2015, 40%. Tapos tinibag siya, tinibag, bag, yung mga kung ano-anong mga issue sa parking building, agricultural land sa Batangas, and all. Unti-unti bumaba. Pero ito, nung inumpisahan tirahin si BBM, nung bawa, yung eskwelahan, yung Oxford, yung wala daw nagawa. Tapos, hindi pa napag-uusapan yung cocaine dun eh. Pero imbes na bumaba, lalo pa tumaas. Anak ng bakang dalaga. Oh. Kung ako yung kalaban nito si BBM, medyo mapoprostrate din ako eh. Diba? Ano ba ang gagawin para matibag tong taon-taon-taon to? Eh ako naman, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa inyo o kayo, yung mga ibang mga bawa, yung mga pro-Lenny dyan pro-VP, ano ba sabi ko sa inyo, nagkulang ba ako ng paalala sa inyo, ano sabi ko sa inyo, tantanan nyo na yan dahil parang nyo nang ikinakampanya si BBM, ayaw nyo tantanan nyo pati itutulad itong si Kiko Pangilinan. Papahukay. Pati ba naman yung bangkay nung inilibing na dun sa libigan ng mga... Kahit anak ng baka. Oh. Eh, sabi ko, ano sabi ko sa inyo? Kailan ko pa to sinabi sa inyo? September pa, sinabi ko na. Tigilan nyo yung ganyan, yung pambabalahura nyo, pambabastos nyo, at pagsasabing kayo matino, kayo magaling, kayo ang karapat-dapat, kayo matuwid. Tingilan yan dahil hindi papatusin ng tao yan, lalo na mabubusit sa inyo tao. Anong ginawa nyo? Tinuloy nyo pa rin. O ano nangyari? Ayun, umaangat pa lalo yung
yung kwan nyo. Yung binabalahura ninyo. O, yun sinasabi ko sa inyo. Kaya, gusto mo, sa agapan tayo. Mag Santa Rosa na lang siguro tayo. Na, pa Santa Rosa na. Pa. Dito na po kami sa kwan eh. Sa malapit na po kami sa Santa Rosa exit ng Calax, no? Yun po yung isa yung sinasabi natin, lalong tumataas, lalo lang tumataas. Ako, di ba ngayon, nabanggit yung cocaine. Oh. Siyempre, may mga sagot naman sila doon. Kung talagang magkakaipitan, malamang may isasagot naman sila doon. Pero ngayon, hindi naman sabi nga ni Attorney Gutierrez Rodriguez, we don't feel alluded to. Pero, hindi ako magtataka bukas makalawa, may iba pa yan. Ano ba, may lalabas dyan, isang magandang babae, nagbuntis ako ni Bibi. Alam niyo yung politika, matatawa ka eh. Kumbaga, kung matibay ang dibdib mo, pasok ka sa politika. Kaya nga sabi, pagka hinikayan ka ng isang nagpapanggap na kaibigan mo na pumasok sa politika, hindi mo totoong kaibigan yun eh. Kaaway mo talaga yun eh. Di ba? Eh kung style man ba 'to ni BBM o manhid na ba siya sa pagtira sa kanila, sa kanya o sa kanilang pamilya, lang imbis na sagutin head on yung kan, sabihin nila hindi, focus na lang tayo sa kung paano tayo babangon muli, mga ganun na style ng linya. Eh mabuti, yun ang plan, yun ang strategy, hindi yung sasabihin niya. May narinig ka ba kay BBM? Ay, lugaw. Wala eh. Maiinit pa nga itong ulo ng supporters ni BBM. Ako lang, hindi ako sang-ayon doon sa ginagawa din ng mga supporters ni BBM na yun. Wala kayong ginawa, kundi ipalaganap yung lugaw-lugaw na yun. Ewan ko ako natutuwa. Sino ba ang natutuwa ba kayo dyan? Tapos, meron kayong pinapalaganap na I have 3 daughters. They are all girls. Totoo ba yun? Ako, hindi ko narinig yun eh. Pero, yung ganong klase ng kwan, tingin ko, wag na yun. Kasi para sa akin, mababaw yun eh. Doon na lang sa kwan, sa issue-issue na lang na totoo. Hindi yung, sabi ko nga sa inyo, magpagalingan na lang kayo. Oh, ito, may nag-message. Sabi ni Nolram Nobrob, sa susunod, impostor si BBM, hindi siya ang totoong BBM. Alam niyo ba, napanood ko na yan. Hindi, narinig ko na yung kwento na yan eh. Na ito daw, lumalabas na BBM na to, hindi daw totoong BBM. Narinig ko na yan, narinig ko na yung kwento na yan. Oo, baka nga kaya kwento ah, si Cardo Dalisay nga ito, no? Ano? Ang bira ka, papanood natin ng pan eh. Bira ka, Jojo. Pinagkarga mo ako dito. Ang laki pa pala nun naman nito. Ang bira to si Jojo. No? Talagang inuubos naman ng Gcash ko eh. O hindi. Sabi ni Emelita Kilay, Katunying, sino ba talaga ang pasimula dyan sa mga lugaw na yan? Eh, hindi ako. Pero sa Katunyings, may aros ala tunying. Hindi basta lugaw yun. Ako, maniwala kayo. Yan ang level up na at pagka tinanong nyo si Ma'am Cecil Perez, sabihin niya, pwede nyo rin pong mabili yan at maibenta yan sa pamamagitan ng aming reseller program. Pwede siguro yun. Yung mga frozen items natin. Pero yung
Tigray niyo si VP Lenny Robredo dahil doon sa lugaw, hindi siya, ano yun, makakabawas ba sa pagkatao niya yun? Hindi. At tingnan niyo na itong misis ko, nag-request tuloy ng, gusto mo? Aros. Gusto mo, aros. Basta ako, bulalo. Mamaya, magbo. Aros ang bulalo. Gipit na gipit ka din naman, ano? di yun, ano? Ang nangyayari, habang binabanatan tong si BBM, lalong umaangat. So, normally, ang gagawin mo dyan, John, you will review your strategy, di ba? I-review mo yung strategy niyo saan ba ako umangat. Kasi katulad nun, ha? Kung 20, ano nga ba? 23 ba siya nung nakaraan si Nanay Lenny? Hindi, 21 o 23. Ganun lang ang pagpipili. Hindi 27 yun. 23 nung nakaraang September survey ng Publicus. Ito po, kaya Publicus yung binabanggit ko. Dahil ang gagawin natin dyan, ang tawag nga nila, apple to apple. Hindi yung kukumpara mo sa survey ng SWS, yung survey ng Publicus, kalukuhan yun. Kaya ang basis natin, Publicus sa Publicus. E tulad nun, 21 o 23 siya nung sa Publicus. Ano nangyari ngayon? Naging ko na lang yun eh. Asan ba yung listahan ko? Ko na lang yata yun eh. 13 na lang yata eh. 13 point something. Hindi, bumagsak. Di ba? Bumagsak pa. Yung manok nyo, bumagsak. Napapagod na ako. Papaliwanag siya inyo. Tinuturuan ko na nga kayo. Hindi ito. Walang halong kwento. Kaplastikan to. Ito, objective to. Base na rin sa obserbasyon natin. Ako naman siguro, sabi ko nga sa inyo, lahat naman ng uri ng tao, nakausap ko na rin siguro, sa tatagal ko na rin dito sa trabaho natin. Pero, yung ginagawa ngayon ng Pangulong Duterte, na imbis na bitbitin lang yung manok niya, si Senator Bongo, pinagdidiskitahan tong si BBM. Ako, tingin ko, kahit papano, may malalagas dyan sa samahan na yan. Kasi isa yung base of support nila eh. Isa eh. Malamang may, kahit papano, may malalagas dyan. Kaya nga, kapon, sabi ko, imbis na sumali si VP Lenny Robredo dyan sa usapan na yan, ano ba, tungkol dun sa cocaine na yan. Kuha na lang siya, dumistansya siya at tumrabaho siya ng iba niya. O kaya naman, medyo mag-chill-chill lang muna siya. At hayaan niya silang mag-away hanggang sa magsakalan yung si SB, si Senator Bongo, si Presidente Duterte sa kabilang banda at saka sa isang banda naman, si BBM. O, sila, magpatayan sila doon. Parang ganun, ano? Kung ako kay Nanay Lenny, atras lang ako, mapapanoorin ko lang kayo. While you are killing yourself softly. Di ba may kantang ganun? Killing me softly with this song. Naalala tuloy ni Ma'am Cecil yung kanta sa kanya ni Kuya Richard. Sabi ni Richard habang tumutupad bilang scan.
yung kanta na kanta, may kanta dati yung si Barry Manilow eh. Alam mo naman maka Barry Manilow si Richard Merck. Si Richard yun. May kanta si Barry Manilow dati yung As Sure As I'm Standing Here. Hindi sabi ni Richard kay Cecil, sometimes I look at you sleeping like a baby. Sometimes I look at you sleeping like a baby. Your hair combed with sunlight, full of sweet days. Chinininininin. Eh, sa kanila nakakita, may instrumental pa. You say nothing matters, say you know how it is. As sure as I'm staying. Naalala mo yung Ate Cecil? Yung kanta na yan? Naririnig mo? Eh, imposible hindi yung maalala yun. At panahon natin yun. Kala mo naman ang kakantahin ko eh. Yung pa na Gloria. Gloria! Ba't ba napunta tayo doon? Ang biyaran pati si eh, ang pinag-uusapan natin eh yung kan yung tungkol kay Pangulong Duterte. Merong alam niyo bang hanggang ngayon eh, may mga nag-aakala na oy kayo ah, baka may nanonood sa atin ngayon ah. Meron kasi nagme-message ka na in-splash daw yung speech ni Pangulong Duterte na inedit daw na hindi daw si BBM ang pinatutungkulan. Huwag nga kayong ano. Huwag kayong yun ang aking gun eh. Hindi ko sinasabing gawin niyo yung nasa isip ko o pinagagawa ko. Hindi. Ang akin lang baylon ngayon. Matulad nun, kung love na love mo si Pangulong Duterte, tanggapin mo yung mga magaganda niyang ginagawa at magaganda niyang sinasabi. Pero pagka meron na siyang hindi magandang ginagawa o hindi magandang sinasabi at nagustuhan mo pa rin yun, eh may problema na tayo doon. May problema na tayo doon, kaibigan. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam. Yehey! Di ba? Yun yung ating yun ang ating sinasabi, no? Meron tayong katulad din naman sa performance. Halimbawa, di ba pinupuri natin yung magagandang ginawa ni Pangulong Duterte. Halimbawa, yung infrastructure projects sa panahon na to, kahit na ano pa sabihin ninyo, kahit na nagsimula pa kay Pangulong Noynoy Aquino yan, na hindi rin naman pwedeng i-claim na gano'n dahil ang haba-haba na ng planning stage niya. Di ba, kinuwento nga namin sa inyo noong nakaraan. At sinabi mismo ng mga taga-DOTR at taga-DPWH na ang plano, ang master, ano tawag doon dyan? Yung blueprint. Blueprint. Ang blueprint ng mga infrastructure projects nito, eh nagsimula pa noong panahon ni Apo Marcos. Noon pa. Ngayon, kung nandun yung plano, tapos hindi naman na ipatupad, anong saysay ng plano na yun? Di ba? Kung nandun yung proyekto, sinimulan, tapos hindi naman matapos-tapos, eh anong saysay ng project na yun? Naman, paggawa ka ng kalsada, kalahati lang, lalo lang naging cost ng traffic yun. Oh. Diba?
Pero in fairness sa Pangulong Duterte, sa administrasyon niya, hindi po ba, katakot-takot ang mga problema sa right of way na solve. E alam niyo naman sa mga public works projects, ang isa sa pangunahing sagko dyan ay yung pong issue ng right of way. E na-remedyohan po yun. So yung pong yun, public works. Sabihin natin, yung nabanggit ko na sa inyo, libre, yung libreng kolehiyo yun, bagamat yun eh, dumaan din sa legislation yun, eh kailan nangyari yun? Panahon ng administrasyon na to. Tandaan niyo, kahit ano gawin ng Kongreso, Senate and House, both houses of Congress, pagka ang batas na yun ay hindi, ano ba, vinito ng presidente. Eh pambihira naman tayo makabalita no, vinito na in-override pa ng Kongreso. Pag vinito ng presidente, yun na yun. Oh. So, sa madaling salita, ibigyan mo ng credit ngayon yung administrasyon, kung alin mang administrasyon yun, yung mga batas na maaayos naman. Ano? Ano ba? Ayun, libreng kolehiyo. Ano pa? Libreng irrigation. Irrigation, wala na irrigation fee ngayon dyan. Di ba? Halimbawa, yun lang mga kalokohan dyan sa mga airport na yun. Yung ano yun? Yung mga laglag, bala na yun. Kung ano-ano pang kalokohan. Di ba? Nawala yun eh. Ang prangkisa, wala naman talagang bayad. Alam yung kalokohan dyan sa LTFRB noong araw pa. Dami sindikato dyan. Sa bagay, hanggang ngayon, yung mga kalokohan pa rin niya. Pero, relative, yun yung sinasabi natin, makakita ka ng mga bagay na maayos, purihin mo, pero pagka yung may mga kawalang-ayaan pa rin, tuliksain mo. Hindi yung masama na nga ginagawa, tuwan-tuwa ka pa. Di ba? Naalala ko tuloy yung isang kapitbahay ko na sa Nueva Ecija nung kanina. E yung bata, natututo na magsalita. Natututo magsalita. Ano kami siya may tabing ilog eh. E de yung bata, natututo magsalita. Tapos nagmura yung bata. Nagmura. Ang unang natutunan ng salita, mura. Tuwa-tuwa yung mga magulang. Marunong na ikaw magmura yan ako. Sa loob-loob ko. Ano nangyari? E kapanalad ngayon, pagka ba minumura, nagmura ang Pangulo, natutuwa ba kayo doon? So yun ang sinasabi ko. Yung maganda, tanggapin natin. Pero yung hindi maganda, eh pagka tinanggap mo pa rin at happy ka pa rin sa hindi maganda, eh may problema tayo doon. Sasakalin na kita doon pag gano'n. Di ba? Ano yung hindi pa maganda doon? Halimbawa, yung rice tarification law na to, napakaganda ng objective niyan. Sa totoo lang, maganda. Pag binasa mo lang yung batas, napakaganda. Napakaganda. Pero na-implement ba ayon sa batas? Hindi. Ano katunayan? Gaano karaming magsasaka ngayon? Ang galit na galit sa pamahalaan. Dahil, saan ka nakakita? Nagpakahirap ka. 3-4 na buwan mula sa pagtatanim ng pale hanggang sa pag-aani. Alam niyo naman ang hirap ng magsasaka. Tapos bibilin lang yung pale mo ng 11 pesos per kilo. Eh sige nga, kung hindi ka ba naman... Ang punto ko doon, maganda yung layunin ng batas. Pero anong nangyari, nauna yung importation eh. Puro importation ng bigas. Tapos kahit panahon ng anihan ng palay ng mga kawawa nating magsasaka, tuloy-tuloy ang importation. O matutuwa ba tayo doon? Lalo kayo, may mga kamag-anak kayong magsasaka o kayong nanonood ngayon, magsasaka din kayo. Matutuwa ba kayo doon? O, di ang dapat gawin ng gobyerno doon, balansihin. Nung bang nag-import ng katakot-takot na bigas, bumababa presyo ng bigas. Magkano ang presyo ng bigas, Ate Cecil? 1 kilo, yung maayos-ayos. Di ba 40 pesos pa rin pataas?
Mga tinamay, gusto niyo pang nagagalit ako eh. O, saan nga nakakita ang isda eh ini-import? Eh, tayo eh, nakatuntong sa katakot-takot na tubig. Eh, sa tabi nga, sa kanal nga lang, may isda eh. Hindi ba? Puntahan nyo yung kanal nyo, kung malinis yung kanal nyo, magugulat na lang kayo, oh, ba't biglang nag-isda dito? Ganong katindi ang biyaya ng langit sa atin. Tapos, nag-i-import tayo ng isda. 600, o 60,000 metric tons ng isda ang pinayagan ng gobyerno sa pamamagitan nitong tinamaan ng magaling na Department of Agriculture. Ano? Nag-aangka tayo ngayon ng binigyan nila ng ganon dahil off-season daw. Eh, hindi nyo ba alam pagka off-season ng isda sa dagat, ibig sabihin habang pinapalaki pa yung mga isda dyan, ang may chance naman ngayon pagka ganon, yung mga nagpapala isdaan, no? Yung mga nangingisda sa tubig tabang o kaya eh, nagtitilapia, nagbabangus. Ano ginawa nyo? Nag-angkat kayo ng isda sa China. Alam niyo ba kung saan nila kinuha yung hinuling isda? Sa atin din. Anak ng bakang dala. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. No? Minsan eh, pag na, nabubusit kayo, maaalala mo yung mga... Eh, yun yung sinasabi ko na yung ba, pupurihin ba natin yun? Sabihin ba natin, oh, galing. Ang galing ng presidente. Dati, hindi tayo nag-i-import ng isda. Ngayon, nag-i-import na tayo ng isda. Woohoo! Mr. President, you're the best. Ganun ba? Hindi. Sabihin natin, Mr. President, aksyonan mo to. Dahil yung mga tulonggis na mga, gagamitin ko yung termino ni Isko, yung mga tulonggis na mga bata mo dyan, eh, ang iniisip na lang yata ay puro pang sarili po. Import, imported, import, 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 mga tinama, ano, magaling. Di ba? Sinasabi ko sa inyo eh. Ano pa? Yung kwan, yung isa sa mga magandang aspeto ng ang isa sa mga pinakamagandang aspeto John ng rice tariffication, yung tulong ng gobyerno sa mga magsasaka. Ang problema, hindi pa nakakarating yung tulong, pinapatay mo na siya. Halimbawa, yung support service, ang ganda kasi niyan eh, sabi ko nga sa inyo, susuportahan mo ang magsasaka mo sa pamamagitan ng binhi. Alam mo ba, John, kung saan naka-angkla yung rice tariffication law? Hindi sa inbred, sa hybrid. Hybrid. Eh, mga magsasaka natin, hindi nga naturuan dun sa hybrid. Nabubusit na ako. Kaya yung mga ganun, tatanungin natin ng mga, ang, dapat yung mga issue na yan, itatanong natin sa ating mga kandidato. Hindi yung tatawagin mong lugaw, sasabihin mo, hindi ka naman gumraduate ng Oxford eh. Ano ba ang ating gustong ma-achieve doon? Achieve! Pag-usapan natin itong mga isyong to. Ano ba ang gusto? Ano, halimbawa, ikaw, ano ba ang position mo dito, sir? Ikaw, anong position mo dito sa issue na to? Tapos ano ba gagawin mo sa problema na to? Kasi ang dali-daling sabihin na ako, baka magsasaka ako. Meron nga akong kilalang kandidato dyan eh. Ano? Nagtanim lang ng kung ano doon sa Bacoor dahil nakabili maraming pera, nakabili ng malaking lupain dito sa bandang Cavite. Tapos nagtanim, magsasaka na. Nako. Masakit ang ulo ko sa mga taon. Pag-usapan na lang natin itong mga issue na to, paalam natin. Kaya nga ako, John, eh, ang sinasabi ko palagi eh,
ito bang mga kandidato na to, yung mga politikong sinusuportahan natin, na halos ay makipagpatayan pa kayo, tayo, magpatayan tayo, magsakalan tayo, habang sila eh, pakuya-kuya-kuya sa opisina nila na malamig. Tayo, murahan tayo ng murahan sa social media, galit na galit tayo sa isa't isa, magkakaibigan tayo, nagkagalit tayo, magkamag-anak dahil sa politika, nagkahiwa-hiwalay tayo. Ngayon, pagka nanalo ba yung politikong sinusuportahan natin, ano na, ano ba mangyayari sa buhay natin? Yung pang problema natin, so-solve talaga nila. O pagka nakaupo na sila dyan, happy-happy na naman, happy-happy lang, ganon. Yun yung sinasabi ko. Kaya dapat suriin natin sila lahat. Tulad nitong, bawa, ano ba itong, si Senator Ping Lacson lang no, isang araw eh. Meron siyang education plus eh. Ang ganda nun. Di ba libre dyan yung, libre yung matrikula? Libre ang matrikula sa mga eskwelahan ng gobyerno. Ang ganda nung sinabi ni Senator Ping. Kasi sabi niya, eh, libre na nga, bakit hindi pa rin pumapasok? Bakit hindi pa rin, marami pa rin ang dumodobol, nag-working student. Hindi tuloy makapasa-pasa dahil nga hindi makapag-focus sa pag-aaral. Ngayon, yung ginawa ni Senator Ping Lacson, sa kanyang political platform, ito, ang ganda nito ah. Ewan ko kung naisipin na ng iba to. Education plus, estudyante ka, meron ka pang sweldo. Kumbaga. Hindi ba ang PMA-er saka PNPA-er merong stipend? Nag-aaral ka na ng libre, may libre kang bahay, libre, may sweldo ka pa. Eh kung nagagawa yan sa academy, sa PN Police Academy, saka sa Military Academy, ba't hindi pwedeng gawin sa ibang mga larangan ng edukasyon? Nabibigyan mo rin ng, para, kung aral, di ba? O sino nakaisip na? Senator Ping Lacson. O di, ang ganda ng proposal niya, di ba? At kung kaya niya ipatupad yun, abay gusto ko siya. Sa aspeto ng edukasyon. Kaya nga dapat himayin natin eh, tayong lahat. Huwag yung, ako BBM ako, bakit? Eh gusto ko siya. Wala kayong pakialam. Hindi ganun eh. Hindi, sana matuto tayo. Ba't mo gusto? Parang kahapon, nagtanong ako sa barberya, tinanong ko yung isang barbero, ba't ka ba, sino ba gusto mo? Sino ba boto mo? Si Lenny. Bakit? Eh, hindi daw niya alam. Sus Mariano, eh huwag po sana tayong gano'n. Kumbaga, kaya tayo pinagtayo mga Pilipinong butante, kaya pinagtatawanan tayo ng mga politiko eh. Kainan lang tayo ng ganito, o sasagpangin na natin eh. Magkuna tayo, mag-level up na rin po tayo. Alamin natin, diba, si VP Lenny Robredo, meron siya sinasabing ayuda na ano, yung first 100 days daw, 216 billion yata ang plano niyang iayuda. O di, at least meron siyang inihahain. O tanong natin, kaya bang ibigay yon? Ang tanong, ba't 216 billion, ba't hindi 215? Ba't hindi 217 billion? Diba? Ang tanong din, hindi ba yan nagawa nung administrasyong nakaraan? Ba't 216, ba't hindi pa natin gawing 500 billion ayuda sa first 100 days? Oh, so, hihimayin natin yan. Kasi baka naisip niya lang yon dahil sa yun ang inilecture sa kanya nung think tank niya. Oh. Oh. Kaya, himayin natin, kaliskisa natin tong mga kandidato. Hindi dahil sa eh, ba't mo ba gusto yan? Eh, kasi ang pogi eh. Huwag nyo lang gawin sa iba yung ginagawa nyo sa akin. Kaya nyo ako sinusundan dahil napopogian kayo sa akin. Huwag ganun. Sarahuli eh, gato si gato nyo. Halimbawa, sa paraan lang ng pagsasalita. Ano? Kasi tandaan nyo, tayo po mga, sabi, hindi naman tayo North Korea. No, na nakasara tayo sa buong mundo eh. Hindi naman tayo ganoon eh.
Pagka ba, halimbawa, may isang tao, tumatakbo ng Pangulo, halimbawa, naging Pangulo siya, pagka ba siya ay iniharap natin sa ibang mga bansa, nagsalita siya sa ibang bansa, makakaramdam ka ba ng pride? Diba? Oh, proud ako. Kasi nung nagsalita siya dun sa harap ng mga dayuhan, sa United Nations, o kaya sa nagpunta sa Germany o sa Europe, yung bang makakaramdam, galing, Pilipino, yun yung president, may ganun eh, no? O kaya, pati sa paraan ng pagsasalita, of course, yun naman yung napag-aaralan, ano? Napag-aaralan naman natin. Pero pagka ang nagsasalita ng with sincerity, ano? English man yan, Tagalog man, Bisaya man yan. Pero pagka with all sincerity, eh bakit? Yung mga Japanese Prime Minister ba, pag nagpunta dito, nag-i-English, hindi naman eh. Pero pag nagsalita na may sinseridad sa sinasabi, at alam niya yung sinasabi niya, hindi dahil kinabisado niya o binabasa niya, iba yun eh, source of pride natin yun eh. O yun, parte din ng ating paraan ng pagpili yun. Diba? Parang mahaba biyahe natin dyan yun. Napapagod na ang mga kwento. Hindi pa tayo nakakarating ng, nakakalabas ng silang eh. Maraming sasakyan. Hindi, ang napansin natin ngayon eh, talaga, ay, pabataan mo yan si Inday. Ayan, Thank you po, Jen Aguilera, no? Ayan, tama, maging matalino po tayo. Sabi nitong si Bioli Arcilia. Hindi ba Arcilia sila, Juan? Sila MCL? Yon lang po, Katunying. Baka puro lang naman pala plataforma. Pag nakaupo na sila, puro forma na lang. Eh, yun ang Juan. Yun po talaga ang... Pasensya na kayo, gagamitin ko yung termino. Lahat ng kumakandidato na to para tayong sumusugal. Kasi ang dami kong kilalang politiko na nagsimulang magaling eh. Ah, ang galing. As in, magaling. Pero ang ending, naku po. Nagumpisang malinis. Ngayon, siguro kahit ilublob mo sa Clorox eh, may mga ganun. Talagang kung po ito, itong ginagawa natin na to, it is an exercise where at the end of the game, it's only trust, ano? It is only trust that will prevail. Ano? Kasi, pagka hindi tayo nagtiwala dun sa sistema, sa tao, wala, hindi, wala rin tayong pupulutin. Eh. Kung saan din tayo pupulutin, hindi natin alam kung ano talaga laman ng isip at puso ng mga kandidato na yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yun ang mga speech na pag-aaralan yan. Si Kwan lang eh, si Nanay Lenny lang eh, yung speech lang niya nung... lalaban tayo, ito, sasabihin ko sa inyo, pwede ko, amunin ko na yung nasa grupo nila. Yung ba, hindi ba pinractice yun?
Lahat pinapractice. Kaya kumbaga lahat mapag-aaralan. Pero yung laman ng puso, yung sinseridad, yung mabuting hangarin, taal kasi yun eh. Hindi po taal lake ah. At hindi rin taal volcano. Taal meaning, ang tawag yata sa English doon John yun eh, innate o natural. No, natural sa iyo. No? So, wala, ganun talaga si ino nagtanong sa atin si Arcelia yung plataforma. Wala, wala tayong magagawa kung pagdating nila diyan bigla tayong magta-transform yan into another person. Ang hell nung nagpakita sa atin nung nandiyan na naging demonyo na. O demonyita na, wala tayong magagawa. Wala, eh ganun talaga eh. Para tayong sumusugal sa kanila. Kaya wag kayong magtatampo kung sasabihin ko na wala pong makapangangako sa atin diyan ng mabuting buhay na magiging mabuti talaga buhay natin. Kaya ito po bilang panghuli, ito po ay bayubay ko na. Ano? Iyon mismo. Naunahan mo itong misis ko. Gusto mo bang mangomentaryo? Iyon mismo ang sasabihin ko, misis. Itong misis ko, napatunayan ko na listener ko eh. Dahil nasa alam na niya, nababasa na niya kung ano sasabihin ko eh. Itong misis ko, ito na niyo. Sabi nga nila, basic. Basic. Oh, tingnan mo, parang nakantsawan pa ako ng misis ko. So, ang sinasabi, tama ka doon, misis eh. Ano? Ang totoo po nun, ang buhay po nating mga mamamayan ay hindi natin dapat na isandal sa pamahalaan. No? Kung ano po mangyayari sa atin, kung gusto ba natin umunlad ang pamumuhay natin, nasa sa atin din eh. Sabi nga, di magsikap ka, magsipag ka, kung estudyante ka, mag-aral kang mabuti. Kung may mga opportunity dyan na maayos naman, na wala kang nalalabag na batas, sunggaban mo. Huwag ka man lalamang ng kapwa mo. Ha? Yung kasi, mga, kung yun eh, mga sangkap ng pag-angat sa buhay. Pero yung lahat ng kasawian mo, isisisi mo sa gobyerno, pagka walang pumatak na tubig sa gripo mo, kung may gripo kayo, umurahin mo yung presidente, o kaya yung mayor, naputulang ka ng kuryente dahil wala kang pambayad, galit na galit ka dun sa barangay captain mo. Ganun ba? Hindi. Sabi nga namin mga taga Nueva Ecija, ang buhay natin eh, parang buntot mo, hila mo, ano? Ganun talaga eh, wala tayong magagawa eh. Ganun talaga. Kung meron man pong maibibigay sa atin ng gobyerno, halimbawa may magandang mga patakaran, may mga maayos na polisiya, eh bonus na lang siguro yun, ano? Pero huwag na huwag po natin ipa-factor in sa ating buhay bilang pamilya o kaya bilang mamamayan ang gobyerno kasi masasaktan ka lang eh. Pag nabigo ka, eh, ba, umasa ka, tapos nabigo, eh, di ba? Kahit naman sa manliligaw eh. Lahat ng palatandaan, akala mo, sasagutin ka na. Tapos eh, yung lagi ko sinasabi, tinanggap lahat ng tsokolate yung ibinigay mo. Ano? Lahat ng klase ng bulaklak, eh, sinunggaban naman. At tuwan-tuwa, pagka pinapakain pa yung dinner mo, ang lakas pang kumain. Ano? Tapos eh, magpapahatid pa sa'yo, kalayo-layo. Ano? Tapos eh, pagka bago matulog sa gabi, may message ka pa. Sweet dreams, sabi. Sweet dreams. I hope you had a wonderful
and fun day with me. O di, siyempre, ikaw namang manliligaw. Kung ako. Hi! Oo, oh, di, siyempre. Sabi ka, tapos pagka umaga, naunahan ka pa, minemessage ka pa. Did you sleep well? Hindi ba, imemessage ka pa? E di, ikaw na, maski ikaw na, ay, naku, grabe. Kulang na lang, kulang na lang, sabi, parang mag-jowa na kayo, yung mga ganun, di ba? At eto pa matindi, yung bago kayo matulog pala, yung bang magkasama na kayo sa maghapon, tapos magtatawagan pa kayo sa telepono, hanggang makakatulugan mo, alas dos na ng madaling araw, magkausap pa rin kayo, kaya magka-text pa rin kayo, di ba? Talaga, sa, kumbaga, lahat, ando na. Kulang, yun na lang ang wala, yung, tapos, oh, biglang isang araw, minessage ka. Ito nga pala yung boyfriend ko. Ne, para. Anak ka ng bakan talaga. Oh. Hindi po ba? Kaya wag tayong masyadong umasa. Ganon. Kahit na parang akala mo, ito na, perfect na to. Oh, para sa bansang ito. Hi! Hello! Kumusta po kayo lahat mga kaibigan? Ayan, yan po nga sinasabi natin. So, huwag tayong masyadong umasa sa gobyerno. Kapag ka natulungan tayo ng gobyerno sa mga magagandang patakaran nito, salamat. Pagka hindi naman, sorry. O, ganun lang. Siyempre, nangangarap pa rin tayo ng isang magandang bansa. Pero kung hindi man mangyari yon, tayo po ay magsikap. Ano? Siyempre, hindi naman lahat ng pagsisikap at pagsisipag eh 100% eh magtatagumpay ka. May kasama. Siyempre, unang-una, mananalangin ka. Sa katandaan nyo, hindi ang kayamanan na material ang sukatan ng kaligayahan ng tao. Eh. Ano? Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, bayubay na to eh. Hindi ba? Sa totoo lang, alam niyo to, alam ng mga marami nating kababayan to, yung wala lang nagkakasakit sa pamilya at may maayos kayong tahanan lang. Tapos kahit pa paano naman na nabibili niyo kahit anong mga maliliit na bagay nagpapasaya sa inyo, okay na yun eh. Diba? Ganun tayo mga Pilipino eh. Dami-daming mayaman pero mas malaki problema kaysa sa atin. No? Kaya hindi po yung material na bagay ang sukatan ng kaligayahan. Yung mga ito, kumbaga itong politika na to, distraction lang sa atin to. Eh. Kumbaga, pag may masakit kang, may sakit ka sa katawan, pag na pag-usapan niyo yung politika, oh, nakakalimutan mo, masakit nga pala yung katawan mo. Ganun lang. Ituring natin siyang distraction, ano? Ituring din natin siyang pastime. Para sa gayon eh, huwag tayong masyadong nag-aaway. Huwag tayong mag-aaway para sa mga politika. Ano? Doon po sa mga nagtatanong kung nagpagupit ako. Opo, nagpagupit po ako. Ngayon. Mag-iingat po kayo, ha? Ang lamig. Diyan parang lumamig na dito, ano? Mas lumamig. Yung temperatura sa labas, 28. Ganon. Dito na po kami sa Akwan eh. Parte na ba ito ng Tagaytay dyan? Hindi ba? Tagaytay na to? Uy, Mr. Mo, oh, mami. Oh. Mr. Mo. Oh, Mr. Moose. Yan. Yeah. Yan. Oh.
Nakakatuwa naman tong si Lourdes Salem. Sabi niya, Katonin, kahit kailan di ako umasa sa gobyerno, yung pinamimigay nila na bigas, pangit, pinamimigay ko rin. Kasi yung pinakamura, binibili nila, kaya kawawa ang umaasa lang sa gobyerno. Ayan. Uy, maraming salamat kay Good Samaritan Asia pa. Nagpadala ng katakot-takot na stars. Thank you po sa inyo. Para daw hindi ako nagupitan. Sabi nitong si Maureen de la Cruz. Ganun po ba? Hindi, yun po talaga ang pinili ko. Yan. Dapat may ganun din tayo, tagapagpag, ano? O, time check tayo, time check. Rosario Villarojo, may galit ka kay PRRD, Katunying. Rosario, siguro kalahati lang yung napakinggan mo, kaya kapiraso lang ang napakinggan mo. Dito sa, napagod na nga ako kada daldal, bayaw. Magdadalawang oras na akong dumadaldal. Din silang patuloy. Sabi sa iyo, silang pa. Silang pa lang to yun. Bakit tayo sa Marte? May first timer tayo. Ah, ganun. Si Loy. May galit ka kay PRRD Katunying. Rosario Villarojo. Kaya ako lang po binasa yung message. Baka naman kasi... Sana yung mga nakikinig sa atin ay nakikinig talaga. Sayang kasi. Sayang po. Gisingin niyo po yung mga katabi niyo pag malasakitan niyo po, mga kaibigan. Sayang po itong inihanda natin. Sayang eh. Ayoko naman pansinin to si Juan. Yung isa. Eh, ako na. Viewer mo naman eh. Moises Eliseo Manzanera. Flowers anymore. Si Kuya, oy, si nanonood pala sa si to Kuya Edward Victoriano, Kuya Eddie. Order na raw kayo, Kuya Eddie. Sabi ni Ma'am Cecil, kundi, i-delist na daw niya kayo. Reseller nga pala natin si Kuya Eddie. Exciting din John yun yung susunod na survey ano? Halimbawa yung may mga tao kasi na hindi naniniwala sa survey pero ako kasi John, kung ako eh. Oo eh, may hirap kasing magdesisyon ng mag-analyze ng mga bagay na huhulaan mo lang. Kaya nga may mga statistician eh. Eh kahit naman sa maliit na kumpanya eh.
'di ba? Alamin mo kung magkano ang ginagasta mo. Gaano ang sales mo? Oh, tapos minus lang, ano? Pagka puro negative, ayaw na. Tapos alamin mo kung sino yung bumibili. Oh, ganun. Actually, mula sa pinakamaliit na unit ng gobyerno, yung pong barangay, statistics po talaga number one. Alamin mo kung ano populasyon mo, ilan ang ano edad ng mga tao, ilan ang estudyante, ilan ang nangangailangan ng immediate health service. Ganun po, statistics po yun. Kaya hindi pwedeng hindi tayo maniwala. Numero lahat yan. No. Meron yung kanta eh, na numero ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalaba. Ay, di pala na yung musika pa, musika pala yan. Ah. No, malaking bagay yan. No. Andito na po kami sa Tagaytay. Tagaytay, papunta na tayo sa Katunyings. Ayan. Kita-kits po tayo sa Katunyings, Tagaytay, ha? Ano na? Yan. Styluration. Ano ba pangalan nito? Katunying, sino ba talaga ang may gawa ng windmill sa Ilocos? May claim kasi si BBM na siya ang may siya. And may debunk din yung Rappler. Ano ba talaga totoo? Eh, palagay ko naman, alam mo na sagot eh. Tinatanong mo lang sa akin eh. yung binabanggit ko sa inyo kanina ay ba yung infrastructure projects dito sa administrasyong Duterte, ang dami at hindi lahat ng yon ay gawa ng gobyerno. Merong ito yung skyway lang eh, 'di ba, ang skyway lang eh, oh, pribado po ang gumawa, pero bakit nagawa? Oh, meron pong partisipasyon ng gobyerno doon, lahat sa lahat ng proseso. Simple lang naman yun eh, kung kailan po ito pinlano, kailan natapos, di, sabi nga eh, let's give credit where credit is due. Eh, meron naman ako nakitang tindahan sa amin, minsan may ba siya, no credit today. Bukas pwede. Katunying, yari ka sa traffic mamaya. Huwag kang nananakot, Eric, on. Huwag kang katunying. Yari ka. Eh, ngayon nga, nayari na ako sa traffic, eh, mamaya pa ba? Ito, nasa Tagaytay na tayo eh. Ito, inukwento ng truck, ng tricycle driver doon sa kasama niya. Eh, lahat na nakikita mo na yung akin yan. Tinuturo niya. Eh ako nga. Hindi, dito talaga sa Tagaytay, John. Yung outdoor na ganito, eh siyempre, inabot na tayo ng tanghali. Kanina, 22 yan eh. Dito sa Katunyings, hindi lang kape ang masarap. Hindi lang kape. Pero masarap ang kape.
Sarap ng kape dito. Saka yung natutuwa ako sa mga feedback natin, be, no? Yung mga kumakain diyan, natutuwa sila sa so, pag nakita niyo si Marco diyan. Si Marco. Oo nga, ano? Marco pa rin. Marco pa rin. O, ana, pagka napunta kayo sa Katoñes Tagaytay pagka weekend, makikita niyo si Marco kasi hindi pwede hindi niyo makita si Marco eh. Dahil sasalubungin niya kayo ng ngiti. Gagabayan niya kayo kung saan kayo uupo. Daba. Uy, makakatawa naman yung dalawa, nag-date ng magang-maga doon. Ako eh, naka-jacket ako ng malakasan eh, tapos eh, sila eh, naka-spaghetti strap. Sanay sa lamig. Sabi ni Dan Velasco, tuloy ka to niya yung kwentuhan. Kwentuhan pa tayo. Huwag kang bibigay hanggat umabot tayo sa Bulalo. Pero sa totoo lang po, mabanggit ko. Ako ho eh, kaya kong, ewan ko ba, ba't ba ako naging madaldal na ganito? Samantalang dati, napapanisan pa ako ng laway. Na hindi ako masyado nagsasalita. Pero ngayon siguro kaya ko nang magkwentuhan tayo kahit na maghapon eh. Basta pa may kwan ah, may kinukutkot man lang kahit ano. Uy, si Greg Magsino. Ay, Sir Greg, kumusta na po kayo? Alam niyo to si Colonel Greg eh, magaling to sa kwan eh. Magaling hindi saka kwan talaga to pagka nanligaw to. Sabi niya taas na kamay ko sa iyo eh. Hindi ba 'yun ang linya ni Robin Padilla kay Sharon Cuneta dun sa magsino ka man? Mahal kita magsino ka man. Yehey! Ang bihiram pa din siya. Medyo nahirapan ako nun kasi mga matatalino lang nakakagets nun eh. Huwag kang mag-isip na ano pa man. Ba, matindi tong isa, may nagbabanta dito. Ando na sino yung reseller na ando na? Si Ray, ano? Bicoña? Aba, matindi. Meron. Nga pala, yung ang bukod dun sa gusto kong humigop ng mainit na sabaw ng Bulalo, ay Meron tayong pirmahan dito sa mga bagong resellers natin dito sa area na to, eh, no? Mga taga Cavite yung iba, no? Batangas meron? O Cavite, Batangas, ayan, dito tayo. Palagayan, nag-presidente yung bossing, kompleto na yung lineup. Oo, talaga. Meron akong kinatawaan ng mga reseller. Kinatawaan ng mga baker. Kinatawaan ng mga retailer. Si Professor George Ong ay nakatutok sa atin. Ayan.
At si Greg Hidalgo Gabia, Katunying for Senador. Nako, eh, tapos na ho yung filing. Sayang naman, oh. Ngayon nyo lang nasabi. So, ilan yung reseller natin na ngayon, Ma'am Cecil? Rosario Bicoña, ilan yung paper makaka-signing? May signing ceremony kami dito, eh. Sabi ni Beck Jimenez Cruz, gourmet tuyo ng Katunying, pinakamasarap sa earth. Yun, grabe naman kayo. Ah, sabi ni Jem Kita, ako nga po, hawak ko cellphone habang nakikinig ako sa inyo. Nagwawalis ako sa harapan. Ingat. Eh, ang tanong, ano po bang puno ang nasa harapan ninyo? Kung puno ng akasya yan, sasakit ang ulo nyo. Oo. Yan. Paano po ang reselling ng Katunyings? Ano number? Ay, paano po? Ang tatawagan nyo lang po ay, ano number? Medyo mahina, mabagal tong si Loy. Pagka nalaman pa ni Presidente Erap na Dr. Loy. A 09, ano? Ito, yung nagtatanong kung paano maging reseller, kontakin nyo itong number na to, sabihin nyo pangalan ko, ha? 09453526982. 09453526982. O yun. Aba. 0928. Ayan. 0928-640-0450. Kita nyo yung boses ng parang call center agent, yung parang yung nagsasalita sa airport, eh. Nananawagan kung sino man po nakaiwan ng bag sa may CR na naglalaman po ng mga reseller package. Mangyari lang po na magtungo sa customer service. Salamat po. Mira. Ang haba na nausapan natin, eh gusto ko nang magpahinga, eh. Pwede ba magpaalam na ako sa inyo? Kaya lang, hindi, isang ikot na lang na gano'n, doon ay kato niya, eh. Nakakatuwa itong isang kwan namin, mga kaibigan. Hindi, ito lang, ha. Kung meron po kayong, kung talagang kahit papano naman, ano, medyo nakakaangat-angat kayo sa buhay. Ano, meron po kaming reseller na maayos, maganda po ang sitwasyon ng buhay. Aba, ang kanyang pa-raffle ngayong year-end party nila, e Katunying's reseller package. Sampu. Sampu. Meron yung mga nag-appel sa akin, mga fanboys din. Oh, meron. Yan, gano'n, no? Sustainable. Kasi hindi yung pag binigay, ubus ka agad. Ito, hindi. Meron kang chance of more chances of winning. Parang meron kang reseller package. Ang galing. Uy, malapit na tayo. Malapit na tayo sa malapit na tayo sa Katunying's Tagaytay. Yan. Pakiulit daw yung contact number. 0945-352-6982. 0945-352-6982. Ayun. Beck Jimenez Cruz, mababait ang staff.
at maasikaso. Katunyings, Tagaytay. Naku, sinabi niyo pa po. Wala pa si Marco. Ayan. Eto na. Natatanaw ko na ang Crispy Tawilis, yung Bruce Tawilis. Ayan. Andito na po. Pag nakita nyo sa gawing kanan, kasi one way to pagka-weekend, Josephine's, pagkatapos ng Josephine's, konting-konting hakbang na lang. Ito, nakikita nyo po itong SM Wind Residences na yan. Just across the street, and dito na po yung Katunyings. Ayan, no? Katunyings. Ayan. Ganon. Bira ito. Ito. Uy, mukhang marami ng tao dito sa Katunyings. Kaaga-aga pa eh. Oh, may mga bikers tayo dyan. Oh. Ayun. Talaga naman. Nag-alaw. Hindi na po dito po. Kasi matanda at hanggang. Oh, pati bata nyo, dali nyo. Aba, mainam namang may ganyan na dyan. So don't you worry about the situation. Si Titay Gallardo, dati hanga ako sa iyo, nawala. Thank you po sa panonood niyo, Titay. Meron po kami dito, masarap po ang aming longganisa dito. Sa Katunyings. Ayun. Kita niyo yung mga magagandang bisita namin, no? Ito yung mga bikers, ha? Ito, tinan nyo. Ito yung ganda ng Katunyings, ha? Katunyings. Ito yung mga bikers, ha? Ang gugwapo, ha? At maganda. Tapos mula dito, makikita nyo yung mga... mga kumakain dyan. Halin po kayo. Halin na po kayo dito sa Katunyings. Good morning po. Taga saan ho ba kayo? Taga saan po kayo? Aba, layo pala. Yun na yun, nag-bike lang itong sila po yun. Oh. Ano oras ho kayo umalis doon? Sa Santa Rosa pa kami next time. Santa Rosa. Oh, good. Tapos iniwan nyo nalang sasakyan nyo doon. Iwan na lang po yung sasakyan. Ayos pala. Kaya ang gaganda ng katawan nyo eh. Ito yung mga bikers natin dito sa galing pa ng Quezon City. O kung merong mga naghahanap sa kanila, ito po yung mga mukha nila. O baka may mga pagkakautang sila sa inyo, ay dito lang po sila sa... Oy! Matindi pala. O may bumabati sa iyo. Ay, Philip, si Kusana. O. Ano po pangalan niya kaya? Ice. Ice. Ay, si Ice. O, Kuya Philip, andito si Ice. Medyo maliit lang ang Ice kasi Chinese looking. Melanie, ito na yung Katunyings. Ayan. Pagpanik mo. Ayan. Yun o. Pwede na bang bata dito? Yes, ilang lahat ng bata? Opo. Pati yung bata ni Mayor. Pwede na po lahat. Lahat ng bata. Ayun. Ayun na, yung mga nagtatanong dyan, pwede na po ang bata. Ayun.
John Guillermo, thank you. Yan. 35.5. No? Dito raw yung daan. Gapo. Eh, nagtitinda. So, yan yung mga katanyang sa pasalubong corner. Eh. O may holiday gift ideas. At may bahay dito. Dudong! At tapos ito, yung hari ng TikTok. Oh. Ito yung hari ng TikTok, si Dudong. Oh. Nagti-TikTok ka ba dito? Hindi. Dapat yata ay nakasara to lagi. Ayan. Ito, meron kaming mga cakes. Sarap. Good morning po. Sir, good morning. Good morning po. Ito, isang pamilya. Isang pamilya. Ito, ito, si baby. Nakasama na. Nakasama na. Pwede na. Oo nga. Oo nga, ano. Buti na lang. Lumuwag-luwag na. Hi. Hi, anak. Hi. Inahiya. Mapapaiyak pa natin pag pinilit niyo. Ayun, si Tita, oh. Si Tita Rosel, oh. Ayan, oh. Dali lang pa. Sige pa, sige pa, sige pa. Thank you pa. Ayan, oh. Good morning pa. Ito, video kita. Kaklase ba kita? Ayan na, oh. Ayan, oh. Anak ako ni Kaarman Padilian. Alala mo. Oo. Kumusta na si Kaarman? Kumusta na si Melody? Oh. Si Argel, kumusta na? Ayun. Oh, matindi. Ito yung maingay lang. Ito, parang merong, dyan di ba may ito, bonfire? May mga, may fireplace tayo dapat dito eh. Ganda, no? May kahoy mo. Ayan. Ito natin, no? Mga kapis. Oh. Ganda, oh. Oh. Hindi, wala na yung face shield nyo yun. Oh. Ito, eh. Oh. Ito yung papunta sa second floor.